Kamusta? Balita daw namin nag-represent ka ng Philippines sa Asia's Got Talent. How was it? How was the experience? Sobrang nakaka-bless and sobrang sarap nung experience yun. Kasi dream yun eh. Pangarap ko yun. Although hindi lahat alam yun. Hindi ko rin naman talaga siya pinost. Kasi bawal eh. Pag sumali ka sa mga ganun, bawal mong ipopost. Dahil yung, syempre, gusto nila. Sila, yes. So, yung pagsali ko dun sa AGT, actually, yung dream ko, America's Got Talent, pero hindi pala. AGT pala ang gusto ng Lord sa akin. Dito ka muna anak sa Asia, huwag ka muna mag-America, chill ka lang, sabi niya. So, nag-audition ako noon sa circle yung audition nila. Then, nakuha kagad ako sa first and second screening. Yung third, parang tinignan na lang ako, parang kinilatis na ako eh. Parang, okay ba to? Parang ganun, hindi na ako pinag-perform. So sabi ng ano, okay, sige, prepare mo na yung ganitong requirements. Yung passport mo, blablabla. Walang, as in, all expense paid yun. So sobrang blessed ako nung time na yun kasi wala akong binayaran, literal. And that was my first time na alis ako ng bansa, out of the country. Yun yung first time ko na alis. So, iba, kakaibang experience yung unang-unang pag-alis mo ng bansa, AGT pa. So pagdating ko doon, ay napakaganda ng hotel. Tapos ako lang mag-isa, napakalaki ng kwarto. Parang kasya mga 50 tao doon sa kwarto. Ang laki ng higaan. Oh, pero nakatayo kayo lahat, ah. Hindi ka pwede, bigas. Sa higaan kasya ang 5, pero ako lang mag-isa doon sa room. So sabi ko, grabe naman ito, 5-star hotel, ako lang mag-isa, nakakatuwa naman. So sobra saya ko. Tapos nagtagal lang kami doon ng 3 araw eh. First day, chill lang. Second day, yung competition na. Tapos, ang saya kasi may mga kasabay kang mga Pinoy doon sa plane. Tapos naging tropa mo na rin eventually. Lalo pagdating doon, tapos talagang bigayan kasi syempre ang sagot lang naman nila yung food doon, tapos yung tutulugan nyo, yung titirahan nyo, ganyan, yung transportation and all. Pero yung sarili mong gasos, tapos pagka ano, wala ka na doon sa AGT, gagasos ka na talaga. So yung iba talagang bigayan eh. Nakakatuwa na hindi sila nagpabaya doon sa ibang kapwa Pinoy na walang budget. So sige, bigay natin yan. So ang saya ng experience, iba pag nandun ka na sa harap ng judges, iba. So nung nalaman ko na natanggap ako, nude ako na nude palagi na AGT. Talagang sabi ko, ano kaya yung feeling pag nandun ka na? So, nandun na ako, sabi ko, ganito pala yung feeling. So, sa personal, kita mo silang tatlo. Si Angun, si Jay Park, saka si, yung matanda, basta yun. David Foster. Yes. So, nag-perform ako, kaya lang, sa kasamaang palad, hindi ako pinalad, ano? Yung pyesa na ginamit ko kasi, sila yung namili. Yung pyesa na gusto ko pang competition, hindi pwedeng gamitin because of music... Licensing. License, yes. So, anong nangyari? Pinapili nila ako sa mga original songs. Alam nila na may original songs ako. So pag sumali ka doon, isi-search ka talaga nila. Aalamin nila kung ano yung saan ka nakatira, sino yung mga magulang mo, ganyan. Tapos ilan na yung mga kantang nagawa mo, ilang beses kang huminga sa isang araw, mga ganon. So, talagang aalamin nila yung mga bagay na yun. So, nagulat ako, alam nila na may ganito akong kanta. Sabi nila, bakit hindi na lang ito yung kantayin mo para wala tayong problema sa ano sa music. So, yun yung kinanta ko, original compositions. Tapos, nagustuhan naman ni Angun tsaka ni Jay Park yung ginawa ko. Sabi, ang hindi ko makalimutan sabi ni Jay Park na I like your style, but I think it's not your time yet. Sabi niya gano'n. So, si Angun, nagalit kay David Foster because binigyan niya ako ng X. Si David Foster, binigyan niya ako ng X. Nagalit si Angun. So, sabi, it's not that bad. Sabi gano'n. So, nagkaroon ako ng X and 2 no's. But it's fine. Like, yung experience yung pinaka-the best, hindi, walang makakanakaw nun sa akin. Yes. Sobrang sarap nun, sobrang saya. Wala ka pang binayaran, nakapunta ka na ibang bansa. Ang ganda pa ng hinigaan mo, tinulugan mo, di ba? So, that's a blessing for me. And hindi, bibitbiting ko yun hanggang pagtanda ko.
And yeah, yung Asia's Got Talent is the best. So, isa pa din yung sinabi niya, na-represent ko yung Philippines. Mm-hmm. Yes, I represented the Philippines sa Asia's Got Talent. Pero parang wala naman pa kayo ng Pilipinas. I mean, sorry. Masaya ako na na-represent ko. So, syempre, Pinoy ako. Yeah. Yung iba, yun, tulad nyo, ina-acknowledge nyo na about doon sa pag-represent. Pero masaya yung experience. Sobrang sarap ng yung nangyari doon. And I hope na marami akong na-inspire doon sa act na ginawa ko na whatever happens, just pursue your dreams. No? Yes. So, for sure yeah, naman, marami ka na-inspire. And speaking of, ha, tama ba sa Singapore yung ginanap? Diba? Malaysia. Magkatabi yes lang yan. Pero feeling ko kasi, yung team kasi I joined din in a international singing contest din. Tapos parang, yung team na nag-handle ata sa Philippines nyo is yung team din na nag-handle din sa amin. So parang, wow, somehow, small world, kumbaga. Yeah. Pero yun nga, speaking of, no, for sure naman marami ka na-inspire and kung hindi man maraming Pilipino rin ang nag-embrace sa talent mo, for sure naman, we are still proud of you. Hindi lang talaga ganun ka-showy yung ibang mga tao or siguro dahil hindi lang na-air yung performance mo. Pero for sure yan, if ever na ilabas yun sa TV, for sure, masusuportahan ng tao.